kung ikaw may tindahan, sumukan mo na malaman nila na pag-linggo hindi ka nagbubukas. Tingnan mo, pagbibili sila ng kailangan nila, tingnan mo, Sabado sila bibili. E paano hindi sila bibili ng Sabado, alam nila, bukas ka ng Linggo. Hello! Amen! 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 Sabihin mo nga sa katabi, uy, parang ikaw yata yung tinatama. Amen! Praise God! Hallelujah! Kaya ano, kailangan ito eh. Alam mo, wala, hindi ka magiging consistent nang walang determinasyon. Nangyari. Praise God. Amin ba? Kung RC, pinakitigil mo na ako. Praise God. Hallelujah. Hello, amen? Amen. Alam mo ba na si Lord naghahanap ng mga totoong sumasamba sa Kanya? Amen. Praise God. The Lord is looking for a true worshiper. Amen. Glory to God. Hallelujah. Sana matagpuan ka niya. Amen. Hello, amen? Amen. Kung saan, hallelujah. Kahit anong mangyari, hindi mo niya pagpapalit. Amen. Kasi ang Lord nito, siya lang talagang forever mo. Amen. 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 Pagdating sa forever, itong mga kabataan na ito. Consistent pagdating sa forever. Basta narinig yung forever, lumulukso yung puso. Glory to God. Alam mo ba na ang hinahanap ng Panginoon ay mga totoong sumasamba sa Kanya? Praise God. Amen ba? At ang totoong sumasamba sa Kanya, nagsisimula yan hindi Linggo. Sabado pa lang. Hello, amen. Ngayon, nalaman ko. Meron na pala ngayon ako sa hindi mo na mahuhuli pala ng online pa siya. Kasi pwede niya pala i-hide na ngayon. Ang alam mo, hindi na naka-online yung pala nakaka-hide. Hindi talaga ngayon kung anong kunyari hindi naka-online, yung pala naka-hide. Lalo na dyan yung iba, nagaling nila. Yung iba naman, alam mo naka-online. Alam mo rin na nakita na niya, although na, alam mo na may message siya. Kasi may nagagawa rin ng paraan. Papatayin lang niya yung kanyang data. At doon niya babasahin. Tapos, meron na lang na eh. Gagawa na ako ng mga virus, panadala ko kayo na. Ang dami nang magagaling dyan eh. Ang dami nang magagaling dyan sa kanyang mga style. Hindi eh, ang dami nang magagaling. Kunyari, hallelujah, ay hindi ka po nakita yung message niya. Ayos. Susunod, alam mo, pag nag-message ako at hindi sinin, ang gagawin ko. Hanggang hindi niya sinisin, magtatapos na ako, magigabigyan na ako. Makikita mo puno-puno yung magigu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 g
Hallelujah. Wala ka ng tingnan eh. Tingnan mga yung katabi mo. Sabi mo, buti nalang nandito na. Kasi kung may true worshiper, in short, may mga false. Huwag ka doon. The Lord is looking for a true worshiper. Yes, God. Alin ba? Tingnan mo nga yung katabi. Mukha bang totoong nandito siya? Mukha bang totoong nandito siya? Kasi ang hirap nyo, no? Hindi mo ka, pero hindi totoo.
Di ba? Hello, amen? Yeah. Oh, oh, di ba, di ba, di ba? Praise God. Yung dalawang magkapatid niya, ganyan yun. Yan si Michelle at saka si, ano, si Kayla. Oh, di ba, di ba, di ba, di ba? Praise God. He's looking for a true worshiper. So John chapter 4, hallelujah, beginning verse 23 and 24, yet the time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For they are the kind of worshipers the Father seeks. Ito yung klase ng mananamba na hinahanap ng Ama. Ang bihira. Hello, amen? Amen. Praise God. Kaya nga, huwag kang mangamba pag marunong kang sumamba. Amen. Pag hindi marunong sumamba, mandadamba. Praise God. Pero pag marunong kang sumamba, huwag kang mangamba. Praise God. Amen? Amen. And God is spirit, and His worshipers must worship in spirit and in truth. Amen. Praise God. Yan ang matutunan mo. Kasi the Lord is looking for a true worshiper. Be consistent for being a true worshiper. God is spirit. Pag sinabing spirit, hindi kita. Praise God. And His worshiper must worship in spirit and in truth. Ang spirito, hallelujah, ay syempre, ano yun eh, walang katawan. Pero, hallelujah, siya ay ang Diyos, hindi mo nakikita. Pero ano? Nag-arama. Amen ba? Praise God. Nararamdaman mo ba si Lord? Yes! Kasi kung hindi mo nararamdaman si Lord, ang demonyo nararamdaman. Oo nga, pakiramdam ko may demonyo. Bakit ang demonyo nararamdaman mo si Lord, hindi mo maramdaman? Oh, ang bigla yan. God is spirit and His worshiper must worship in spirit and in truth. The thing is, hallelujah. Paano kaya? How do you worship God in spirit and in truth? Praise God. Ito simple, narinig na ng karamihan to sa akin, pero marami pang di nakakarinig dito, kaya ulitin ko. Worshiping God in spirit, hallelujah, ay ano, it involves your, hallelujah, it involves your mind, it involves your heart, it involves your strength. Just like loving God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Worshipping God in spirit involves your heart, involves your mind, involves your strength, involves your soul. When you say soul, it is five senses. Meron ka ba nun? Yes. Wala po. Nonsense lahat. Praise God. Hallelujah. Kaya nga, pagsasamba ka, kailangan kasama puso. Amen. Amen? Pagpapalakpak ka, kasama kamay. Hindi katulad ng iba, sabi, uy, pumalakpak ka naman para kay Lord. Uy, huwag mo kong pusagahan. Ang mahirap tayo, mapag-usga ka. Pumapalakpak ang puso ko. Hindi, ang pumapalakpak kamay. Kasi pag ang puso mo ang pumalakpak, ganyan yun. Kamay ang pumapalakpak. Hello, amen? Nakasanayan mo pumalakpak ang puso mo, sige, kaderekado ka. Pare! Hindi ganon! Hindi ganon! Natututo ko magagod ganyan pag nakikita ko si Vincent eh. Hindi ganon! Sabi mo sa katabi mo, hindi ganon! Kaya nga, lalo na yun. Hallelujah! Yung consistent ng umaten. Kaya pagdating sa praise and worship, ayusin mo, matuto ka lang tumas ng kamay. Yung iba, pambihira, kala mo nagmamadal. Praise the Lord! Express eh! Hallelujah! Kala mo may umaagaw sa kili-kili nila. Glory to God! Kung magalala, wala na agaw dyan. Matuto ka na sa Jesus. Sumunta ka na sa Espiritu. Pagkasa ka na sa sumunta. Kaya po. Bakit? Bata po. Ngayon na yun! Ngayon na yun! Lagi kanyang nakikita ang ganyan eh! Ngayon na yun!
Praise God. Ano ba yan doon? Hello, amen? Amen! Yun yung parang kakasayang? Yun yung parang kakasayang, pero siya, kala mo sinaksakan ng hostesya. Iba naman, nilagyan ng forma. Sabi mo nga sa katalong, ganda nun. Gusto mo maramdaman sila, because di ka nagpaparamdam kay Lord. Lalo na pag-praising song, ay sumulan mo. Everybody, hindi ka marunong, di ka nang gaya lang. Everybody, everybody praise the Lord. Di sa susunod na linggo, di dagdagan mo na. Everybody, everybody. Dagdagan mo na! O sa susunod na linggo, hindi yung dalawa na yan. Dagdagan mo na! Simula ka na! Sabi, di naman yung katabi, sabi ko, isang linggo, ayusin mo yan. Ba, na kung saan pambihira eh. Pag nandito, pambihira. Nakadaman pa siya. Hindi ko alam na bakit. Inayon mo rin kasi mag-pound kami. Hinahanap ni Lord yung mga true worshipper, oh. Amen! 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 Hallelujah. Kaya nga, susunod, huwag kang professional na eh. Abutan mo kayo sa new worship. Amen! Hallelujah. Praise the Lord. Amen ba? Nasisimulan niyong praise and worship. Hallelujah. Alam mo kung bakit ito tumataba? Hindi na nagagalaw-galaw yung mga... Enjoy mo dapat! Hello! Amen! Amen! Glory to God. Eh, hinahanap ni Lord yung true worshipper eh! Amen! Saan matapuan ka niya? Amen! Amen ba? Amen! Mamaya na. Hindi na sa linggo. Ngayon, mamaya. Praise God. Mamaya, tatay natin. Brad, alam mo ba magtugtugin yung ano? Everybody? Ha? Ha? Alam mo tugtugin? Alam mo rin katahin? Yun lang. Meron ba dyan kopya doon? Meron. Nabama. Ngayon ganyan mo. Kanawin na. Titignan natin yung katabi mo kung nakinig ngayon. Ulitin ko. Kung matitid sa umpisa, okay lang yun. Gagalit mo. Yung pala may pilay. Sasarap. Samahan mo na. Kung oras na ganyan naman ang dalawa, samahan mo na lang ang facial. May pamigit mo. Why? In order to enjoy the presence of God. Masaya sa presensya ng Diyos. Masaya sa kaharian ng Diyos. Amen! Amen! Kaya kapag dumating ka rito ng malikot, di pare! Hindi ako papayag na uguhin ng hindi ako sa Diyos. Ba? Naranasan mo presensya ng Diyos eh! Amen! Amen ba? Amen! Hallelujah! Kaya, learn to worship God in spirit. It involves your mind, your heart, your strength, your soul. Glory to God. Amen? Amen! Kaya ka maganda nga praise and worship. Dati-dati, pambihira, nagbabaon kami ng mga t-shirt niya. Kasi pagkatapos ng praise and worship, pawis na pawis siya. Eh ngayon, medyo mahirap pa pawisan, mag-inaw eh.
Panginoon, naninigas ako sa sasakyan. Ewan ko yung mga kasama ko kung pero si Joy, mahirap kung po isan yan si Joy. Hindi tayo makalabas. Mahirap kung po isan si Joy kanina. Hallelujah. Eh, ibang usapan mo. Kaya, hallelujah. Enjoy your presence of God. Amen. Oh. How do you worship God in truth? In spirit, it involves your heart, your mind, your soul, your strength. In truth. Oh, how do you worship God in truth? Meron na, na bagong buhay. You can only worship God in truth pag may nabagong buhay. Amen. Kaya nung wala kang dapat ikatakot o ikahiya, kasi bakit? May nabagong buhay. Amen. Worshipping God in truth, it involves changed life. Amen. Hindi na makakasamba sa katotohanan nang hindi nababago ang buhay mo. Amen. Yan ang katotohanan. Hello, amen? Amen. Yeah. Worshipping God in spirit, it involves your heart, your mind, your soul, your strength. Worshipping God in truth, it has a changed life. Amen. 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 Praise God. Sana matagpuan ka ni Lord na totoong sumasamba. Amen ba? Kasi ang totoong pagsambayan ay sa mga nakaranas ng kaligtasan. Pag totoong sumasamba, yan kasi, hallelujah, yung mga nakaranas ng kaligtasan. Praise God. Amen. Gusto mo bang maranasan talaga ang kaligtasan? Amen ba? Hallelujah. Ang kaligtasan, yung word na salvation, gusto mo, pakibasa? Salvation. Ang ibig sabihin ng salvation, ito po ang ibig sabihin. According to International Bible Encyclopedia, International Standard Bible Encyclopedia, ang ibig sabihin po niyan ay ito. Denotes the whole process by which man is delivered from all that would prevent his attaining to the highest good that God has prepared for him. Praise God. Ang word na salvation sa Greek word zozo yan eh. It includes everything. Ibig sabihin, it denotes the whole process. Kaya ang kaligtasan ay ano, kabuuan ng proseso yan. Meaning, kabuuan ng proseso na kung saan ang isang tao makalaya sa lahat ng halin. Umahad lang para maabot niya yung pinakamainam na kabutihan na inihanda ng Diyos sa kanya. Amen. Praise God. Hello, amen? Amen. Kasi soso includes everything. Alam mo, pag naranasan mo ang kaligtasan, mararanasan mo ang kapayapaan. Amen! Kasi kasama yan sa kaligtasan. Alam mo, pag naranasan mo ang kaligtasan, mararanasan mo unti-unti ang pagpapala ng Panginoon. Kasi kasama yan sa kaligtasan. Amen! Amen? Amen. Alam mo, pag naranasan mo ang kaligtasan, hallelujah, mararanasan mo ang kagalakan. Amen! Amen ba? Amen. Sabi ko nga, sa iba, yung kaligaya, iba yung kagalakan sa kaligayahan. Happiness different from joy. Praise God. Amen ba? Amen. Hallelujah. Ang happiness and joy, what's the difference? When you say happiness, RC. When you say joy, malapan. Mali yung sample ko. Joke lang. Praise God. Happiness depends on the happiness. I repeat, happiness depends on the happiness. Kaya ka masaya kasi may happening. Praise God. Amen ba? But joy depends on Jesus. Kahit walang happening, basta may Jesus, hindi mo napapansin. Nasubukan mo yun, mag-isa ka, may naalala ka, bigla kang tumatawa mag-isa. Kung gusto may biglang nakapansin tayo, uy, ba't ka tumatawa? Alala lang. Huwag ka na. Isi ka lang. Ibang usapan yung mag-isa ka lang pero masaya ka. Amen ba? Amen. Yung iba masaya lang pag may kasama. Yung iba matapang lang pag may kasama. Yung iba masaya lang pag may pera. Pero pag wala lahat ng yan, wala rin. Happiness lang. But the thing is, yung joy, it depends on Jesus. Amen. Ibang usapan yan, ha? Glory to God. Amen? 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 Amen. Pinaulit mo, ha? Ang kaligtasan ay kabuuan daw yan ng proseso. Parang tao ay makalaya. Yan ay totoo na meaning ng salvation. Kasi Greek word ngayon, zozo, it includes everything.
Kaya dapat para makamtan mong kaligtasan, ay para makamtan mong lahat, maranasan mo muna ang kaligtasan na ibinigay o inihanda ng Panginoon sa buhay mo. Yeah. Kaya kung meron kang gusto, hallelujah, gusto kong makalaya sa problema ko, ang una mo munang maranasan, yung kaligtasan na ini-offer ng Diyos sa'yo. Yeah. Hello? Yeah. Amen? Yeah. Para maayos, ay dapat maranasan mo muna ang kaligtasan na iniaalok ng Panginoon kaya siya napako sa krus ng Kalbaryo. Hello, amen? Amen? Kung ayaw mong tanggapin yun, isubukan mong magpapako. Imagine, oh, sa halip na tayo, siyang gumanap. Para ano? Maranasan natin ang kaligtasan. Bakit? Ang kaligtasan pala ay kabuuan ng proseso para ano? Para kabuuan ng proseso sa isang tao para ano? Makalaya siya. Saan? Sa lahat o all? Lahat na rin! Umahadlang para maabot ang pinakamainam na ano? Inihanda ng Diyos sa iyo. Amen? Amen? Gusto mong mabago ang buhay, makamtan mo muna ang kaligtasan. Amen. Gusto mong mapampala, makamtan mo muna ang kaligtasan ng Panginoon. Gusto mong magkaroon ng kagalakan, makamtan mo ang kaligtasan. Gusto mong magkaroon ng kagalingan, makamtan mo muna ang kaligtasan. Amen. Gusto mong makalaya sa kahirapan, makamtan mo muna ang kaligtasan. Gusto mong makalaya sa lahat ng mga salang sa buhay, makamtan mo muna ang kaligtasan. Paano? Sa pamagitan ng pagsubot, pagkilala ng lubusan sa Panginoong Hesukristo. Amen. Amen? Amen. Hallelujah. Sana ngayon ang priority mo maging consistent na ano, Lord, gusto ko itang makilala ng lubusan, makamtan ko ang kaligtasan. Amen? Amen? Amen. 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 Glory to God. Masarap kayang makakilala sa Panginoon dahil ang kaligtasan na ito ay iniaalok niya. Amen. At ang kaligtasan na ito ay makakamtan natin. Bakit? Dahil sa biyaya ng ating Panginoon Jesus Christ. Bakit biyaya? Kasi hindi po natin hiningit ginawa niya. Biruin mo siyang tayong nagkasala, siya ang umamin ng lahat. Grabe, niredeem niya tayo, ibig sabihin, tinubos niya tayo. So, tingnan mo nga yung katabi mo, di ba mukhang hindi dapat tutubusin niya? Pero, ang bira, ang Panginoon, tiniis niya yung... He endured the cross! Why? Just to save us. Amen. We are not qualified, but by His grace, we became qualified. Amen. Hello, amen? Amen. Nandiyan niya tayo. Tinubos niya tayo. Biruin mo kung may alahas, halimbawa, eh, brillante o kaya diamante, 100,000 na lang, isinanla mo ng 100,000. Kasi ang pagsasanlak, madali. Ang pagtubos ang mahirap. Amen. Andiyan ba kayo? Amen. Nasubukan ko po. Kami po. Noon po kasi. Noon, may hepatitis kami noon. Noong nagtatrabaho pa. Eh siga, kasi noong nagtatrabaho pa, pag may nagigipit, Pastor Sergio, sasanla ko sa ito, kaya bebenta ko. Bebenta yan ng mga lahas. Meron nagbenta po sa akin, galing ng Saudi, oh. Eh nagbenta ng quintas. Ang laki ng quintas. Binenda sa akin at that time. Eh para sa akin, mura yun at that time. Binili ko. May quintas na ako. Praise God. Meron nagbenta sa akin ng singsing. May nagbenta pa sa akin ulit ng singsing. Praise God. May nagbenta ko ulit ng singsing. Plano ko nun, lahat ng daliri ko may singsing. Meron. Ano? Ang tawag ito? Bracelet. Necklace sa kamay. Bracelet. Bracelet. Praise God. Pero alam niyo po, lahat ng time, alam na. Alam ng trabaho. Magsuko na. Praise God. Naglingkod na sa Panginoon. Unti-unting nawala. Alam niyo po, nawawala. Kinuha ng tambuntig. Pero yung kwintas ng malaki, nawala. Bakit? Kasi pauwi na ako galit sa pier. Ayan o. Inilagay ko sa secret pocket ko rito. At yung pantalon na gamit ko, nilaban. At nung nilaban, sabi nung naglalaban namin, di daw niya nakita. Eh di wow.
hindi na nakita. Wala na akong magagawa, wala na akong pigayin ko. Kaya nawala yun. Pero ako'y nagtataka doon sa naglalaban namin, pagkatapos noon, nung tinanong ko siya, hindi na uli nagpakita sa amin. Hindi ko naman siya pinagbibintangan. Nawala yun. Pero yung iba-iba, yung iba, hindi yung ting nawala lahat yun. Hindi yung ting nawala. Bakit? Makasanla. Alam niyo, dali magsanla eh. Pero mahirap, yung pagtubos eh. Pero yung buhay natin, nakasanla na sa demonyo. Buhay natin naman eh. Pabulusok sa kasamaan eh. Pabulusok sa impyerno. Hindi ka naniniwala sa impyerno. Ibalik, malalaman mo later, totoo. Hindi yan biro. Pero buhay ng bawat isa, pabulusok sa impyerno eh. Bakit? Dahil sa kasalanan. Kung baga sa lahas, ang sarap nung pinagsasanla mo. May pera ka. Ang problema, yung pagtubos. Mabigat. Eh lalo na kung sabay-sabay mo sinanda. Yung weekly, paano matutubos? Hindi mo nung matutubos. Yung susunod naman, hindi mo matutubos. Yung susunod. Ang hirap tumubos nun! Eh suddenly, may biglang nag-volunteer. Magkano lahat ng tubos niya? Sabi niya, ako na ang magbabayad. Tutubusin ko para sa'yo! Amen. Wow! Ibang usapan yun! At yan ay ginawa ng Panginoong Hesus Kristo. Amen. Tinubos na tayo! Amen. Lugmok na tayo eh! Hallelujah! Pero bigla, suddenly, nagkaroon ng pag-asa ang ating buhay. Bakit? Dahil sa biyaya ng Diyos! Hallelujah! Tayo'y iniligtas! At nakamtan ang kaligtasan. Amen! Praise God! Hello! Amen! 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 Amen. Ang maranasan mong kaligtasan, ang lubusan, maintindihan mo ng lubusan. Para sa ganun, hindi lang ganyan kababaw na madali mong itapon na lang o iwan. Amen! Kapag may problema, ayoko na! Hindi ganun! Amen! Hello! Amen. Kasi pag naranasan mo to, hallelujah! Praise God! Hindi mo sinabi wala na problema! Meron! Pero dating is, maintindihan mo kung sa problema, kung buhay nga natin tinubos niya, problema mo pa kaya? Amen! Praise God! Amen ba? Amen! Oh, hallelujah! Tingnan mo nga uli yung katabi mo, mukha bang tubusin niya? O kung ayaw mo tubusin, mukha bang nakasanlayan? O mukha bang nakasanlayan? God. Hallelujah. Amen ba? Amen? Sana ngayon umagang ito, hallelujah, ma-realize mo. Hallelujah. Na ikaw ay dapat supposed to be papunta, pabulusok sa kapahamakan. Pero ngayon, hallelujah, ikaw ay nakaranas ng pagtubos ng ating Panginoong Hesus Kristo. Maintindihan mo sana. Hallelujah. Amen ba? Ito, maranasan mo sana ang kaligtasan. Hindi mo basta, hindi mo na yan. Pag naranasan mo ito, hindi mo na pwedeng iwan. Hindi mo na pwedeng isang tabi. Hindi na dapat mawala sa iyan. Dapat ikaw determinado na ano, hallelujah, magdere-derecho no matter what. Amen? 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 Pero mo, pag nakaranas mo, tinubos yung alahas mo. Pagtubos mo ang saya mo, kinabukasan dahil natubos na, isa saan lamo ba ba ulit? Hallelujah. Huwag mong sasayangin yung mga pagkakataon na ibinigay sa iyo ng ating Panginoon. Amen. Amen. Seryoso si Lord. Natubusin ka. Seryoso si Lord. Hallelujah. Nailigtas ka. Seryoso si Lord. Praise God. Praise God. Hallelujah. Glory God. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya ulitin ko, hallelujah. Huwag kang magpapahadla. Huwag kang magpapahadla. Amen. Amen. O, pakibasa ulit ang meaning ng salvation. 1, 2, 3, go. Prepare.
mong dapat ayusin, kalali. Kung meron kang dapat makamtan, hindi yung pagpapala, kundi makamtan mo muna ang kaligtasan. At ang kaligtasan, hallelujah, ay ibinigay ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng siya'y napako sa krus ng Kalbaryo. At ang kaligtasan ay ating makakamtan, hindi dahil sa mabubuting gawa, kundi dahil sa biyaya ng ating Panginoong Heso Kristo. Yes! We are not saved by good works. We are saved by His grace. Yes! Amen! Amen! Bakit? Kasi nga, o pamilaw, inayaran niya ang kasalanan natin sa krus ng Kalbaryo. Sabi mo sa katabi ko, bayad na tayo! Bayad na tayo! Bayad na tayo! Praise God! Bayad na tayo! Glory to God! Hallelujah! Ay, pag by good works yan, hallelujah! Tingnan mo, laging kapos yan! Laging kapos, pag oras na mo. Hallelujah! Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, kompleto yan! Praise God! Kaya nga, pahalagahan mo yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Amen? Amen. Ang katuwiran ay hindi yung ginagawa mo. Ang katuwiran ay yung ginawa ng Diyos sa buhay mo. Amen. Praise God. Amen? Amen. Pero pag naharanas ka ng kaligtasan, hallelujah, makikita mo, dadaloy ngayon ang mga mabubuting gawa sa iyo. Hindi para maligtas, kundi bunga yan kasi ng kaligtasan na natanggap mo sa Panginoong Hesukristo. Kung dati natin, hallelujah, mandaraya ka, eh dahil naranasan mo ng kaligtasan ng Panginoon, hindi ka naman dadaya. Praise God. Kung dati natin, bilang isang estudyante, matalinaw ka. Hindi mo nagagawa. Bakit? Naranasan mo ng kaligtasan. Kapag hindi mo alam ang sagot, hallelujah. Hallelujah. Ang sabi mo na lang, hindi ka na mangungopya. Hindi. Sabi mo na sa kaklase mo, ano yung sagot sa number 3? Hindi ganun, ha? Hindi ganun. Kasi sabi, ask and it shall be given unto you. Hindi ganun. Hallelujah. Maliwanag ba? Maliwanag? Yes, God. Kaya huwag mong sasayangin ang mga nararanasan o kaya mga inihahanda ng Panginoon, ini-offer ng Panginoon ngayon sa buhay mo. Huwag mong sasayangin. Amen? Ulitin ko. Katulad nung, alam niya na karamihan. Yung iba naman, hindi pa. Hallelujah. Yung nangyari, kanino? Kay Sakayo. Sino ang nakarinig doon? Yung kay Sakayo. Isang Pilipinong tao. He was a short man. Pandakay ko, kaya ang Pilipino. Praise God. Tinawa, kung tax collector, mandaraya, pero nakaranas ng biyaya ng Panginoon. Hello? At yung biyaya na yon, hindi siya pinaralyze kung kanyang biyaya ang natanggap. Kasi ang grace of God, hindi tayo ipaparalyze yan. Lalo tayong sisipag niyan para gumawa ng mga mabubuting bagay. Look at Zacchaeus. Because of the grace of God that he has received, he was forgiven. 19:9-10, sabi niya, salvation has come into this house. Ang kaligtasan daw ay dumating sa sambayan ito, sa bahayan ito. Hello? Amen? Sa kabila na siya makasalanan. Dahil sa biyaya ng Panginoon. Ano nangyari? Hallelujah. Yun ang nagtulak sa kanya na gumawa ng mas lalong mabubuting bagay. Merong bunga. Kaya sabi niya, Lord, lahat ng nadaya ko, ibabalik ko 4 times. Amen. Laki pa rin ng patong niya. Laki ng patong. Sabi niya, 4 times, ibabalik ko. Grabe. Ang hirap kaya nun. Kaya mo ba yun? Kapag may nadaya ko, babalik ka. O kaya, nasubukan mo na ba? Yung sumobra ang sukli mo, babalik ka pa ba? Uy! Blessing! Nasubukan mo ba na ibalik? Amen! Ha? Amen! Nasubukan mo yun, ha? Magkano? Dos? Ilang 100 na sobra? Hindi na binalik. Hindi ba nasubukan? Praise God. Hallelujah. Hindi, kasi yung ganun bagay. Naalala ko po, isang dating kakilala ko, pambihira, empleyado siya. Permat ba yun? Si Permat. Empleyado siya ng isang ano, isang department store. Hey, galit siya sa amo niya. Sa initialing ng amo niya. Galit siya kaya ginawa niya. Dahil sa galit, eh, sabi niya, malupit yung amo ko to. Ginawa, ninakawan niya ng sapatos.
Ninakawan niya sa Paros, tapos nag-resign na. Ninakawan niya. Sabi niya, makaganti man ng kahit sa sapatos isa. So, isang Paris siya. Eh, yun ang pagkana niya. Hanggang sa nag-resign na siya doon, nag-umuwi. Ang masaklap, hindi pala masaklap. Dahil sa biyaya ng Panginoon, nakakilala siya. At oras na naliwanagan niya yung kaligtasan, nagkaroon ng matinding conviction sa buhay niya na kung saan yung ginawa mo sa amo mo, balikan mo, isolve mo yung nilako mo. E biruin mo, taon na yun. Suddenly, ilagay mo na isang taon lang, bumalik siya, talagang ginawa niyo. Bumalik siya, boss, patawarin niyo po ako, bakit nagalit po ako sa inyo noon. Pagkatapos, dahil sa ganun, kasi po kayo, dahil sa ganun po, ninakawang ko po kayo ng sapatos. At ngayon po, ito po yung sapatos na yun, isinosoli ko. Nagamit na niyo, boss. Ay, nagulat yung amo. Sabi na. Ano'y ikaw nangyari sa'yo? Bakit ka na kaganyan? Di ko alam, ikaw nakaw sa akin. Ikaw nakaw akin ha, sa paros. Pero ikaw ngayon, kahit akin di alam, ikaw balik. Ibang klase. Totoo po ito, tutulay po ito. Kaya gulat siya. Sabi niya, pamihira. Kaya ba yan? Hindi niya gagawin niya. Kasi hindi naman, wala naman nakalam eh. Siya lang eh. At umami. Grabe no? Grabe ang restitution niyo. Hello? Amen. Hello? Amen. Ibiriin mo sa sakinyo. Sabi niya, yung nadaya ako po, 4 times ko po ibabalik. Siguro yung mga nakarinig, ay, nadaya mo ako! Eh, paano kung lahat ng taasan ng kamay? Ako rin, nadaya mo! Yung iba, kahit hindi nababayad ng buwis, ako rin! Hindi naman nagbabayad ng buwis. Hindi rin. Pero, proof of his, of the salvation that we receive. Hello, amen? 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 Yan sasayangin to. Nakaranasan, lalo na pag nag-encounter ka na. Hello? Huwag mo sasayangin nga. Amen ba? Amen. Nag-encounter ka na, naranasan mo si Lord. Glory to God. Naintindihan mo. Kaya nga huwag lang basta matin. Maunawaan mo talaga. Amen ba? Amen. Glory to God. Kaya sabi niya, 4 beses ko pong ibabalik. Ang kasunod pa nun, kalahati ng aking kayamanan ibibigay ko sa mahirap. Sabi mo, kung ikaw magaling magkwenta sa mat, birin mo, eh, lahat ng aking nadaya, eh, kolektor yan ang daming nadaya. 4 times nang ibabalik. Totoo ba yun? Yes. Pagkatapos nun sabi, kalahati, birin mo 4 times nang magbabalik sa mga tao nadaya niya. May kayamanan pa siya. Sabi niya, kalahati ng aking kayamanan, ibibigay ko sa manihirap. Grabe, ibang klase. Alam mo kasi, ang bunga nito, talagang grabe ang bunga niya. Sana ngayong umagang ito habang nakaupo ka, Panginoon, gusto ko talagang maranasan ng kaligtasan. Lord, gusto kong maging totoo. Gusto ko pong maging totoong sumasamba sa iyo at magiging consistent po ako rito, susunod at magpupuri sa iyo. Amen. Amen? Amen? Is that your decision? Amen. Maglilingkod ako, Panginoon, ng buong puso. Amen. Amen? Amen. May umagang ito, maglaka. Hallelujah. O yan ang layunin mo, o yan ang hikain ng puso mo. God will grant your prayers. Amen. Tumayo ang bawat isa. Praise God. Sana, totoo. At ang Diyos kasi makapangyarihan ang kanyang salita. Sana magbubusan nating maranasan ang kanyang salita. Amen? 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 Just close your eyes, focus on God. At the count of 3, pray ka. Lord, ayaw ko po sayangin ang kaligtasan na inalok mo sa akin. Naranasan na kita. Naranasan mo ng biyaya ng Panginoon. Naranasan mo ng kaligtasan. Naranasan mo na ikaw ang patawarin. Naranasan mo na ikaw ay maging counter. Hindi ito ang panahon para ikaw ay manghina. Ito ang panahon para ikaw ay magpatuloy.
Pray to God. Abang nakatayo ka, Lord, hallelujah. Lord, muli iinit ako sa iyo, Panginoon. Muli sisipag ako sa pagsamba sa iyo at pagdedevotion, Lord. Pagpipray. Lord, sisipag ako, Panginoon, na umatin at the same time, magsishare ng iyong salita. Come on, pray. Habang ikaw ay nakatayo dyan, hilingin mo, hallelujah, na yung init ng Panginoon, init ng kanyang pagmamahal, init ng kanyang salita, ibalik niya. Hallelujah. Lord, I pray, O God. Hallelujah. Praise God. I pray, Lord. Hallelujah. Na ikaw po, O Diyos. Hallelujah. Ang siyang umabot, Panginoon. At pagpalakas sa bawat isang nandito, Panginoon. Touch them, O God. Let there be an on fire spirit, O God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I pray, O God, let there be a mighty conviction. Receive the fire of God. Lord, hallelujah. Aapoy ako muli, Panginoon. God is touching you right now. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Salamat po sa kaligtasan. Dahil sa iyong biyaya, Panginoon, aming naranasan. Just like sa chaos, O God. Hallelujah. Give back, Lord. Hallelujah. Na tinugon mo siya more than doon. Hallelujah. Sa desire niya. Desire niya, makita ka lang. Pero Lord, hindi ka niya nakita. Naranasan ka niya. Panginoon, dalangin ko rin po sa bawat isang nakilig ng iyong salita. Na ang salita mo hindi matapon. Bagkos ngayon, Panginoon, maranasan nila ang iyong presensya. Ang kalwalhatian mo, O God. Hallelujah. Maging sa mga nakakonect, Panginoon, let your touch be upon them. Kahit sa ang lugar, kahit sa ang bansa, Panginoon, Lord, I pray! Hallelujah. But you will touch them and you will convict them. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pagningasin mo ang gabay sa pagmamahal sa ito. Pagpapawi sa aking puso. Thank you.
sa'yo, magpupuri sa'yo, maglilingkod sa'yo, Panginoon. At Lord, magkakaroon ng tapang na mag-share ng iyong salita. Salamat po, Panginoon. Let your favor and blessing, Lord, dumaloy sa bawat isa. Sa pangalan ni Jesus! Amen!